sa loob ng kwarto ng isang bahay sa Ormoc City, Leyte. Isang lalaki ang 22 taon nang hindi nakalalabas. Parating hubot-huban at may mga sugat sa katawan. Ano ang kondisyon ng lalaki? At bakit siya laging nakakubli sa dilim? Dilatang meatloaf ang ulam ng pamilya Mazo ngayong araw. Pero bago pa man kumain ang mag-asawa, iahati din Nanay Griselda, 67 taong gulang, ang pagkain sa isang kwarto. Bata, like, muntong bako. Rice na taboy. Boy! O, binama ma! Suwata! Dawata, plato lang, palihog lang. Please lang. Please, dawata. Dawata. Hirap nang makakita ang matanda dahil sa katarata. Kaya, ingat siya sa pagdadala ng tanghalian. Sa loob ng isang madilim na kwarto, nakatago ang nag-iisang anak na pinagsisilbihan ni Nanay Griselda. Pagpray sa God. Na God, tabangi ko God, maayo ko God. Tabangi ako God. Makakaon namin na God, permanente God. Open wide, in Jesus' name. Ang 36 na taong gulang na si Robert, hindi niya tunay na pangalan. Sa loob ng higit 20 taon, ganito ang pag-aalaga ni Nanay Griselda sa anak. Kahit nangangapa sa dilim, pinipilit niyang alagaan si Robert. Sabi ni Nanay Griselda, normal nang ipinanganak niya si Robert. Ambisyon mag-uro talaga siya magpare. Kuha pa siya elementary. Unyang mapare na ko mama. Sa tapad sa simbahan, magpayag ko para inyo puyan. Pero nang tumungtong daw sa second year high school, pinili ni Robert na tumigil sa pag-aaral. Oh, open wide. Siya naman lang tumigil. Ayaw naman niya. Anong rason daw? Bakit ayaw na niyang pumasok? Wala man siya. Sabi lang niya, ayaw ko na pumasok mama. Dito lang ako sa bahay. Doon na raw nila napansin ang pagbabago sa ikinikilos ng anak. Ano napansin mo sa kanyang kakaiba? Mamalo siya. Ano, mamalo siya? Hmm. Sino pinapalo niya? Pinapalo ka? Mga ako. Kalaro niya? Oo. Ako. Bakit daw siya namamalo? Natanong mo ba? Oh, sabi niya, may nang ano sa kanyang tainga. Mamaluin mo daw mama mo. May nagsasabi sa kanya na nagbubulong sa kanya na paluin mama mo. Oo. Ganun din ba ginagawa niya sa tatay niya? Oo. Taong 2000, nang una nilang patingnan si Robert sa isang psychiatrist sa Ormoc City. Anong sabi ng doktor? Nervous breakdown daw. May niresetang gamot. Anong treatment ang nirekomenda niya? May mga gamot. Nabili niyo naman. Nabili namin sa buhay pa ang mama mo. Mama ko, pag wala na, wala na rin. Mga ilang gamot sa isang araw ang tinitake niya? 8. Naging response nung katawan niya dun sa gamot? Oo, okay siya. Dahil nangangapa sila kung saan kukuha ng pera, hindi na sila nakabili ng gamot. Mas madalas na nagkukulong si Robert sa madilim na kwartong ito. Lang, pamilya ni mama, babat? Sa isang buwan, 2 beses lang napapaliguan ni Nanay Griselda ang anak. Basta may yung gali siya maligo, siya ligoon siya drit. So pag ayaw yun kay mga masuko, mamira, masuko siya. Huwag yung mong pugson, masuko, mirahon ka. Ayaw na rin daw niyang magsuot ng damit at maggupit ng kuko. Kaya madali siyang masugatan sa katawan. Ayaw din daw niya sa labas, kaya hindi siya nasisikatan ng araw. Ang isang maliit na bintana ang pinagmumulan lang ng liwanag.
2003 nang muling ikonsulta ni Nanay Griselda ang anak sa isang psychiatrist dahil mas naging madalas ang pananakit nito sa kanila. Iyon na ang huling beses na mapa-check up ang binata. Wala naman kaming pera, sir. Mahiya kami mag-ano sa doktor. Wala kaming pera. Ngayong araw, kapansin-pansing tahimik si Robert. Sabi ni Nanay Griselda, may mga araw na nagwawala at nananakit ang anak. Love naman niya, yung mama. Di naman niya baksing niya, yung mama. Lang, no? Di naman niya baksing niya, mama. Lang, no? Love naman niya mo, no? At ang una, yung mama, sige lang karagpot. Karoon din na. Pag nakikita mo siyang hindi na makontrol, anong ginagawa mo? Anong sinasabi mo sa kanya? Sabihin ko nga, wag na, anak. Huwag. Pagtapos niya, pagpalo sa akin, sa ganyan ang sinabi niya, sir. Sorry, mama. Sorry. Pa! Nangita siya, chocolate. Chocolate, ay! Chocolate raw ang madalas na magpakalma kay Robert. Kapag kalmado ang anak, nagkakausap daw silang mag-ina. Ano lagi yung sinasabi sa kanya? Sinabihan ko na, huwag mong sampakin yung mga tao. Siya, hindi naman, mama. Hindi na. Hihingi lang ako ng pagkain. Kwento ni Nanay Griselda, nakaka-sideline pa noon ang asawang si Mang Ismael, 71 taong gulang, bilang pintor at kargador sa isang bodega. Pero mula March 2020, sa pagsisimula ng quarantine, nahirapan ng makahanap ng trabaho si Mang Ismael. Pag may pira ang asawa ko, liit-liit naman, pambili pa ng bigas. Pambili pang tang gamot niya, wala na. Para may makain, umaasa sila sa mga tanim nilang gulay. Sasabi ko sa asawa ko, pupunta na ako sa church, magdadala na ako ng kabo, hihingi na lang ako sa mga tao sa church. Naglilimos, magdadala kang kabo? Naglilimos na lang ako, sabi ko sa asawa ko. Eh, kasi wala naman kami mapag-village. Mahirap, mama, mahirap, sir. Minsan, wala kaming ulam, wala kaming bigas. Wala naman akong pakain sa anak ko. Kaya gusto man niyang mapatingnan ang mga mata niya. Uunahin daw muna niya ang pangangailangan ng anak. So, sinasakripisyo ninyo na yung mga maintenance medicine yung mag-asawa. Sa kanya natin yung binibili niyo para magkasya yung pera. Oo, wala naman kami pambili na bigas. Kasi nakikita niyo mas kailangan niya kesa sa inyo ang gamot? Oo. Hiling ni Nanay Griselda, mapagamot si Robert. Kaya inilapit namin ang kaso ni Robert sa City Health Office ng Ormoc City. Nitong nakaraang linggo, bumisita ang District Physician ng Ormoc City Health Office na si Dr. John Pideda sa bahay ni Robert. Sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang 2 dekada, matitingnan ng doktor si Robert. Pira na yung mga edad karon? 27! Basta mara siya ka na mag... Isa mga hasi. Huwag tambal. Huwag may tinal sa siya. Kuha na siya. Kanang saba kayo. Huwag silingan. Di maka huwag mong silingan. Matapos matingnan ni Dr. Pineda, schizophrenia ang initial diagnosis kay Robert. I performed a mini mental status examination and then found out that patient had cognitive disorder, suggesting that patient has psychosis, most probably schizophrenia. Symptoms that I found on the patient. These are hallucinations. Ito yung nagsasalita siya na mag-isa. He has a decreased emotional range. Yung parang pag kinakausap mo siya, yung emotion niya is parang steady lang. Binigyan si Robert ng pang-isang linggong gamot
I found on his record that he was being given clofazimine. It was an antipsychotic drug, so it's supposed to alleviate the symptoms of schizophrenia and other antipsychotic problems. So yun lang yun din yung kinontinue namin. Binigay ko muna sa kanya, sa patient, pending na yung consultation talaga sa isang medical expert, yung psychiatrist, kasi yun talaga yung mas appropriate. Nung araw ding yun, sinubukan nilang painumin ng gamot si Robert. Bakit dinidikdik yan? Parang mamix sa COVID. Hindi naman magganun. Isabay na lang sa sitsirya. Agad inabot ni Mang Ismael sa anak ang tsokolating hinaluan ng gamot. Nuknuk ko na lang namo para gin siya makainom og tambal. Kung di siya kainom tambal, dili mo siya matug. Kung di siya katug, mga karong gabi yun na di siya katug. Pagkaugma, perte na na niyang isuga. Para mas matingnan ang kalagayan ni Robert, inirefer ng City Health Office ng Ormoc ang kaso ni Robert sa Eastern Visayas Regional Medical Center o EVRMC sa Tacloban City kung saan may psychiatrist. Dito lang Martes, nilinisan at binihisan ni Aling Gresilda si Robert. Dadalhin siya sa Eastern Visayas Regional Medical Center o EVRMC sa Tacloban City para dun mapatingnan sa isang espesyalista. Pero tumanggi si Robert. Ayaw na lagi. Tumulong na rin ang ibang kapitbahay para mabihisan at mailabas siya. Kinailangan pang alisin ang harang sa kwarto para mapadali ang paglabas sa kanya. Matapos ang halos isang oras, pinagtulungan na nilang buhati ng binata gamit ang isang kumot. Ayaw naman niyang bumitiw sa kamay ng amang si Mang Ismael. Matapos ang halos 20 taon, madadala sa ospital si Robert. Mula Ormoc City, higit 2 oras ang biyahe papunta sa EVRMC sa Tacloban City. Kami pinayagang makuna ng pagsusuri kay Robert. Pero kinumpirma ni Dr. Mary Bernadette Egloso, isang psychiatrist, na may schizophrenia si Robert. Sa spectrum ng ano, ng mga psychiatric disorders, schizophrenia is considered as the worst. Pero kasi for our patient si Robert, dahil nga matagal siyang hindi nakapaggamot, baka sa severe form siya. Kaya nga kailangan makontrol talaga yung delusions, hallucinations niya as early as possible. Since sobrang tagal na at least 6 months kasi ng delusions at hallucination para makadiagnose ng schizophrenia. Niresetahan din ng doktor si Robert ng ilang mga gamot na kailangan niyang inumin. Well, madami siya sa umpisa, pero pag maging regular na yung ano, yung check-up at nagsubside na yung mga symptoms, eventually, dahan-dahan namang binababa yan to the lowest effective doses. More or less, no, habang buhay ng maintenance yun. Nila siya, nabalik na. Noong araw ding yun, iniuwi si Robert sa kanila. Dahil sa pandemic, mas makabubuting sa bahay ituloy ni Robert ang gamutan. Nagbigay din ang programa namin ng kaunting pinansyal na tulong para makabili sila ng gamot. Alam mo, buhay pa kami na. Alis sir, kasi wala naman kami. Wala lang yan ang anak namin. Wala na kami, sana yan siya pupunta. Wala naman siya kapatid. Wala siya mapuntahan, sir. Nangako naman ang city government ng Ormoc City na bibigyan sila ng pinansyal na tulong. Minomonitor rin daw nila ang kondisyon ni Robert. May program naman yung government natin with regarding to mental health and
and psychiatric problems. So we actually have supplies for medicine. So yes, we actually do monthly checkup with them, mm-hmm. monthly checkup for them, and then kung ano yung available na medicines na meron kami o meron yung City Health, we provide them with for a month supply ng for a month supply of their medicines. End of na libre lang. Yun, yes, libre lang. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang higit 20 taon, sandaling nakalabas si Robert sa madilim na kwarto at natingnan ng doktor. Pagpunta na sa amo pastor, ingon si pastor, Nay, ay pag-think of negative na yun. Pag-think yung pinag-positive na yun. Pangayuwa sa Ginoo, ang tanan, kay hataga na niya. Pag-ipan yung kamutan lang yun, nga makabangon. Isa lang si Robert sa maraming kaso ng may mental health disorder sa bansa. Katunayan, isa sa bawat 5 Pilipino ang may mental health disorder. Pinakamataas ang depression, anxiety, at schizophrenia. In spite of the fact na nasimulan natin yung gamot, hindi natin na-sustain and maintain it, no? Pati yung mga consultations that was supposed to be done. Hindi ito isolated case, no? It is happening all over the Philippines, no? There are certain factors, no? Number one, because of the isolated barangays, no? Napakahirap ng to gain access to the services. Number two is the cultural, no? May mga certain cultural beliefs na humahadlang para mag-seek sila ng mental health professionals, no? So hindi pa tayo ganun ka aware and the stigma is still there for mental illness. Bahala na good, usapin ko sa Ginoo, Lord. Bahala na may mamatay, Lord, basta maayo lang yung bataan na. Mora yun na buhang yun. Elisod manugli. O mga wa, may wa na itaon, pagkaluoy sa mga anak.